City, you're tuning into CCN Broadcast Center, a virtual home of every SCU-SCC learner, where passion is key, learning paves the way. With our revision mantra, developing creativity, maximizing versatility, this is your CCN Broadcast Center, CCN Broadcast Center. Magandang hapon! Kumusta mga mag-aaral? Ako si Ginang Cynthia F. Panuela, guro sa SEPNAS. Ang inyong magsisilbing gabay sa paggalugad at pagtuklas ng bagong kaalaman sa Filipino 10 sa araw na ito. Excited na ba kayo na matuto ng bagong kaalaman? Kung gayon, ihanda ang inyong ballpen, papel at module. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang isang tula mula sa Uganda na pinamagatang Heli ng Ina sa Kanyang Panganay. Mula sa Module 4, ikatlong quarter. Narito ang mga kasanayan pang pagkatuto. Una, nasusuri ang kasiningan at bisa ng tula batay sa napakinggan. Pangalawa, nabibigyang kahulugan ang iba't ibang simbolismo at matatalinghagang pahayag sa tula. At pangatlo, naiaantas ang mga salita ayon sa damdaming ipinahahayag ng bawat isa. Paalala, upang maging interaktibo ang ating talakayan, mangyaring isulat ang inyong mga kasagutan, opinyon o idea sa chat box sa mga magiging katanungan maya-maya lamang. Magbigay ng mga salita o bagay kung saan ninyo maihahalintulad ang inyong ina o nanay o kaya'y modra. Bakit ito ang binigay ninyo na paglalarawan? Pakisulat sa chat box ang inyong sagot. Sinulat ni Luz mula sa SEPNAS, puting rosas, at sabi niya, dahil sa kalinisan ng kanilang kalooban, at dalisay na pagmamahal para sa mga anak at pamilya. Mahusay, Luz. Pangalawa, sabi niya, hashtag ilaw mula kay Lani ng SEPNAS. Dahil daw sa kanilang patuloy na pagtanglaw at pagbibigay liwanag sa madidilim nating karanasan sa buhay. Hashtag magaling, Lani. Pangatlo, aklat. Sabi naman ni Juby, dahil sa lahat ng mga turo at aral na ibinibigay at itinuturo nila sa atin upang maging isang mabuting tao. Magaling, Juby. At mula naman kay Terence ng SEPNAS, para sa kanya ang kanyang ina ay puno. Dahil sa kanyang katatagan sa mga hamon at pagsubok na hinaharap sa buhay. Mahusay, Terence. Alam mo ba na ang tula ay isang akdang pampanitikang binubuo ng mga saknong? Bawat saknong naman ay binubuo ng mga taludtod o linya, at ang bawat taludtod ay nahati sa mga pantig. Ito ay naglalaman ng mga salitang piling-pili. May mga tayutay o matatalinghagang salita at simbolismo at masining. Bukod sa pagiging madamdamin at maindayog kung bigkasin, kaya't maaari itong lapatan ng himig. Ang kasiningan ng isang tula ay makikita sa paggamit ng mga salitang ginagamit ng may akda. Tinataglay din nito ang mga elemento ng tula na maingat na pinili at ginamit sa pagsulat nito. Gumagamit din ito ng simbolismo ng isang bagay, isang kulay, isang tao, o kahit na isang sitwasyon
upang magbigay ng mas malalim na kahulugan kaysa sa literal na kahulugan ng teksto. Halimbawa, kulay puti. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng kulay puti? Pakisulat sa chat box ang inyong sagot. Kalinisan o kadalisayan? Mahusay. Ano naman kaya ang nais ipagkahulugan ng kulay itim? Malas? May mangyayaring masama o hindi maganda? Tama. At ang kulay pula? Ano naman kaya ang kahulugan nito? Kaguluhan, pakikipaglaban o katapangan? Magaling. Ang matatalinghagang pahayag o salita ay may malalim o tiyak na kahulugan na ginagamit din upang maging kaakit-akit ang akdang isinusulat at sumasailalim sa kagandahan ng wikang Pilipino. Isa sa mga paraan ng paggamit nito ay ang tamangatayutay at idioma. Halimbawa, magsunog ng kilay. Ano ang gustong sabihin nito? Pakisulat ang inyong sagot sa chat box. Mag-aral ng mabuti, magaling. Ano naman ang kahulugan ng bugtong na anak? Pakisulat ang sagot sa chat box muli. Kaisa-isang anak, tama. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga elemento ng tula. Unang elemento ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat talutod na bumubuo sa isang saknong. Halimbawa, ilang pantig meron ang pahayag o talutod na ako ay isang tao? Pantigin natin. A, ko, ay, i, sang, ta, o. So, ilang pantig siya? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pipituhing pantig. Mahusay. Ikalawang elemento ng tula. Tugma. Ito ay tumutukoy sa magkakatulad na tunog ng mga huling pantig sa bawat talutod. Halimbawa, mahirap sumaya, ya. Ang taong may sala, la. Ito ay may tugmaang ganap. May isang lupain sa silangan, an. Na nag-aalaga ay sikat ng araw, aw. Ito ay may tugmaang di ganap. Pangatlo, kaliktan. Ang pagpili at pagsasaayos ng mga salitang ilalapat sa tula at ang kabuuan nito. Halimbawa, ito ba ang mundong hinila kung saan ng gulong ng inyong hidwang kaunlaran? Suriin ang halimbawa. Magaling! Lalabing dalawahing pantig, tugma ang ganap at nagtataglay ng tayutay. Ikaapat na elemento ng tula, talinghaga. Tumutukoy ito sa paggamit ng matatalinghagang salita at tayutay. Ito ang pinakapuso ng tula sapagkat ito ang kahulugan ng tula o ang ipinapahiwatig ng may akda. Halimbawa, rosas may mukhang maamo, tinik sa loob nito'y namumuo. Ano ang ipinapahiwatig o kahulugan ng pahayag? Pakisulat ang inyong sagot sa chat box. Ayan, may sumagot na kaagad. Ang sagot niya, mukhang maamo ang pisikal na itsura ng isang tao o bagay, may itinatago pa rin itong kasamaan. Mahusay. Isa pang halimbawa, bakit kaya rito sa mundong ibabaw, marami sa tao'y sasalapi silaw. Ito ay mula sa tulang panambitan
ni Myrna Prado, sali ni Maria Lilia Rialubet. Ano ang ipinapahiwatig nito? Pakisulat sa inyong chat box ang kasagutan. Ayan, may sumagot agad muli. Mula sa SEPNAS, G10 Gold, sabi ni Rihanna Bel Rosario, ito ay nagpapahiwatig na may mga tao sa ating lipunan na sasalapi umiikot ang pamumuhay. Mahusay. Ngayon naman, paano kaya maiaantas ang mga salita ayon sa damdaming ipinapahayag? Tandaan, hindi lahat ng salitang magkakasing kahulugan ay pareho ang ibig sabihin. Hindi maaaring pagpalitin ang gamit ng mga ito, bagamat iisa ang malawak na kahulugan. Magkakaiba naman ang tindin ng ipinapahayag nito at ang pag-aantas nito ay tinatawag na pagkiklino. Kaya't maingat din ang mga manunulat sa paggamit ng mga salita sa pagsulat. Halimbawa, hindi maaaring sabihin ikaw ay napupuot kung naiinis ka lamang. Kung iaantas natin ang sumusunod na salitang magkakatulad ng kahulugan na magkaiba naman sa tindi o degree ng nais ipahayag, ganito ang magiging ayos ng mga ito. Inis, galit, muhi, puot. Inis, ito yung mababaw na galit, madaling lumipas o panandalian lamang. Samantalang ang galit, tumatagal na inis. Ang muhi, malalim na galit. At ang puot ay matinding galit na halos makapanakit. Pangalawa, pansinin ang salitang may pagkakatulad sa kahulugan. Ngunit, nagkakaiba sa tindi o degree ng pagpapahayag. Ganito ang magiging ayos kung iaantas ito. Pagkawala, pagkaubos, pagkasaid. Panoorin, basahin, at damhin ang tulang heri ng ina sa kanyang panganay upang matuklasan ang katangian ng tulang malaya at makita ang kaibahan nito sa tulang tradisyonal, maging ang kultura ng bansang pinagmulan nito. Pele ng ina sa kanyang panganay. Pele ng ina sa kanyang panganay. Mula sa A Song of a Mother to Her Firstborn, salin sa Ingles ni Jack H. Driberg, isinalin sa Filipino ni Mary Grace A. Tabora. Mangusap ka, aking sanggol na sinisinta. Mangusap ka sa iyong namimilog at nagniningning na mga mata. Wangis ng mga mata ng bisirong toro ni Lopeo. Mangusap ka, aking musmus na supling. Ang iyong mga kamay na humahaplos sa akin, na puno ng tibay at tatag, bagaman iyari munsik. Magiging kamay ito ng mandirigma, aking anak. Kamay na magpapasaya sa iyong ama. Tingnan mo't nananabik na ako'y sapulin. Nagbabalak ng humawak ng panulag na matalim. Aking giliw, ngalan ng mandirigma sa'yo'y ilalaan at mamumuno sa kalalakihan. At ika'y hahalikan sa yapak ng mga kapu-apuhan kahit pa malaon ng naparam sa sanlibutan. Ngunit lagi kong maaalala ang pagkapit mo sa akin, maging ang paghimlay mo sa aking dibdib at ang pagsulyap-sulyap sa akin kapag ika'y itinanghal na girerong marangal. Ako'y malulunod sa luha ng pagkunita. Munting mandirigma, paano ka namin pangangalanan? Masdan ang pagbubuskala sa pagkakakilanlan. Hindi hamak ng ngalan sa iyo'y ibibigay. Hindi ka rin ipapangalan sa iyong amang sinawal sapagkat ika'y panganay. Higit kang pagpapalain ng puon at ang iyong kawan. Ikaw ba'y tatawaging hibang o kapusugan?
ikaw ba'y tatawaging waring dumi ng baka na anak ng kamalasan? Ang pooy di marapat na pagnakawan. Sa iyo'y wala silang masamang pinapagimpan. Ika'y kanilang pinaliguan at dinamitan ng kagandahan. Ika'y biniyayaan ng mga matang naglalagablab at ang pambihirang pangungot ng iyong kilay. Ay hindi ba palatandaan na ika'y maingat nilang pinanday, yaman ni Zeus at Aphrodite? Sa iyo'y kanilang inalay at ang katalinuhang nangungusap sa iyong mga mata, maging sa iyong halakhak. Paano ko pangangalanan, aking inakay? Ikaw ba'y lahi ng iyong lahi o naiibang nilalang? Munting mandirigma, sinong anito sa iyo'y nananahan? Kaninong mapagpalang kamay ang sa aking dibdib dumadantay? Sinong yumuyong-yong sayo't nagpapasigla ng buhay? Ikaw ba'y kanlong ng kapayapaan? Ngunit ika'y tila leopardong nasa palumpong at tumatanaw. Hayaan, sa araw na yaoy, iyong ibubunyang-yang. Aking supling, ngayon ako'y nasa kaluwalhatian. Ngayon ako'y ganap na asawa. Hindi na isang nobya, kundi isa ng ina. Maging maringal, aking supling na ninanasa. Maging mapagmalaki, kaparis ng aking pagmamalaki. Ika'y magbunyi, kaparis ng aking pagbubunyi. Ika'y irugin, kaparis ng pagliyag ng aking nadarama. Anak, na ibinunga ng pag-ibig ng matipunong kabiyak. Sa wakas, ako'y kalahati ng kanyang puso. Ina ng kanyang unang anak, ang kanyang kaluluwa'y ligtas sa iyong pag-iingat. Aking supling, ako. Ako na sadyang sa iyo'y humulma. Sa makatuwid, ako'y minahal. Sa makatuwid, ako'y lumigaya. Sa makatuwid, ako'y kapilas ng buhay. Sa makatuwid, ako'y nagtamasa ng dangal. Iingatan mo ang kanyang libingan kung siya'y nahimlay. Tuwi nang gugunitain, yaring kanyang palayaw. Aking supling, mananatili siya sa iyong panambitan. Walang wakas sa kanya'y daratal mula sa pagsibol ng iyong kabataan. Ikaw ang kanyang kalasag at sibat, pag-asa at kaligtasan sa hukay. Sa iyo'y siya'y muling mabubuhay tulad ng sawi sa kalupaan. At ako, ang ina ng kanyang panganay. Ika'y mahimbing, supling ng leon, nyungezat nyumba. Ika'y mahimbing, ako'y wala nang mahihiling. Ako muli nagbabalik. Maya-maya lamang ay susuriin natin ang nilalaman ng tulang heli ng ina sa kanyang panganay. Ngayon ay sagutin natin ang mga talasalitaan. Isaayos ang mga salita batay sa sidhi ng damdaming ipinapahayag ng bawat isa gamit ang hagdan ng kaalaman. Ang mga salita ay ginusto, minamahal, sinisinta, hinahangaan, at nililiyag. Pakisulat ang inyong sagot sa chat box. Ang bilis! May sumagot agad. Si Cielo ng Abanon National High School. Ang kanyang sagot ay hinahangaan, ginugusto, sinisinta, nililiyag, at minamahal ang pinakamatindi. Magaling, Cielo. Ikalawang pangkat ng mga salita. Lungkot, lumbay, dalamhati, tighati, pagdurusa. Muli, isulat ang inyong sagot sa chat box. Ayan, ang sagot ni Richard mula sa Setnas ay lumbay, lungkot,
dalam hati, tighati, at pagdurusa. Mahusay Richard mula sa Setnas. Ngayon naman ay suriin natin ang tulang inyong napakinggan. Tarukin mo mula sa gawain ikalawa. Mula sa tulang na panood at napakinggan, sino ang persona sa tula at ano ang kanyang pangarap? Isulat ang sagot sa chat box. Ayan, ang sabi ni Mark Jason De Leon ng Cheat & Gold sa Setnas, ang persona sa tula ay isang ina o nanay. Pangarap niyang maging isang magiting na mandirigma ang kanyang sagot tulad ng amang sinawan paglaki nito. Mahusay, Jason? Ikalawang tanong, masining ba ang tulang tinalakay? Katunayan ng sagot. Ang sabi ni Rinabel ng Jaden Diamond, masining ang tulang tinalakay sapagkat naglalaman ito ng mga pili, angkop at maririkit, ngunit matatalinghagang salita at pahayag o mga tayutay. Isa sa nagpapatunay dito ang mga linyang, ay, hindi ba palatandaan na ikay maingat bilang pinanday? Yaman ni Zeus at Aphrodite, sa'yo'y kanilang inanay. Magaling! Ikatlong tanong, sa ano-anong bagay inihambing ang sanggol? Bakit ito ang mga ginamit sa paglalarawan sa katangiang taglay niya? Ang sagot ni Jacherin Acosta, ODL, G10 Gold ng Setnas, sa kanyang ama na sinawal, sa mga Diyos at Diyosa na sina Zeus at Aphrodite, sa mga hayop gaya ng Leopardo at Leon, dahil sa tinataglay nilang lakas, kapangyarihan, katalinuhan, bangis at bilis. Mahusay, Jansherin! Sunod na tanong, anong kaugalian at kultura ng mga taga-Uganda ang lumutang sa tula? Ibigay ang inyong pananaw dito. Muli, isulat ang inyong sagot sa chat box. May nabasa na ako sa chat box. Ang sagot ni Richard Paulino, G10 Ivory ng Setnas ay, ito ay ang panganay na anak na lalaki at siyang namumuno at dapat nagtataglay ng katangian ng isang magiting na mandirigma. Magaling! May isa pa akong nakikitang kasagutan. Ayon naman kay Rowena Mendoza ng Tandok National High School ay, lumutang sa tula ang pagkilala at pagpapahalaga ng mga taga-Uganda sa buhay, pagkaina, pagkaama, at sa paniniwalang ang pagpapakabayani ay paraan upang maging dakila at manatili sa laanan ng mga tao, kahit malaw na parang sa sanlibutan. Magaling, Rowena! Sunod na tanong, alin sa mga kaugalian ito ng mga taga-Uganda ang naiiba sa katangian ng mga Pilipino o kaugalian ng mga Pilipino? Sang-ayon ka ba rito at bakit? Muli, isulat ang inyong mga sagot sa chat box. Ang sagot ni Rochelle Bataan ng Cheat & Ivory mula sa Setnas ay, ang paghimok sa mga kalalakihan na maging mandirigma. Ang mga anak na lalaki sa ating bansa ay may kalayaang gawin ang gusto nila sa buhay, ibang-iba sa mga taga-Uganda. Para sa akin, hindi ako sang-ayon dito sapagkat bawat tao ay may karapatan at kalayaan na hasain ng kanilang potensyal at upang maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Makatuwiran bang iugnay ang pagkakakilanlan at katangian ng isang anak sa kanyang ama o sa puon? Sulat o itaktak sa chat box ang inyong mga sagot. Sabi ni Hazel Joy Galicia ng G10 Fluoride ng Setnas,
ang pag-uugnay sa pagkakakilanlan at katangian ng isang anak sa isang ama o puon ay hindi makatwiran. Dahil ang bawat isa o ang bawat tao ay may pagkakaibang katangian. Meron pang isa. Sabi niya, o sabi ni Christian Lucadio mula sa Section Diamond ng SEPNAS, hindi makatwiran. Ang bawat isa ay dapat na malaya sa pagpili ng nais gawin at maging para sa sarili nang hindi kinukulong o hinihigpitan ng anumang paniniwala o kultura. Isang malakas na rarara, magaling sa inyo. Anong bisang pangkaisipan naman at bisang pangdamdamin ang natutunan pagkatapos basahin ang akda o tula? Ipaliwanag. Muli, pinapaalala ko, isulat ang inyong mga sagot sa chat box. Para kay Maria Fe Salvador ng G10 Diamond, ang bisang pangkaisipan ay ang tanging hangad ng magulang sa kanilang anak ay mapabuti ito. Ang bisang pandamdamin naman ay ang labis na pagmamahal at kaligayahan ng isang ina sa kanyang anak. Ang pagkaantig ng puso dahil punong-puno ng pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak. Napakahusay mo anak, napakaganda ng iyong kasagutan. Ngayon naman ay subukan natin kung naintindihan ninyo ang ating aralin. Basahin at unawain mabuti ang bawat pahayag o katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa inyong papel o kaya'y sa chat box. Una, alin sa sumusunod na salita ang nagpapakita ng pinakamasidhing damdamin? A. Kagalakan, B. Kaligayahan, C. Kaluwalhatian, D. Kasiyahan. May nakikita ako sa chat box ang daming sumagot ng tama. At ang tamang sagot ay kaluwalhatian. Magaling! Ikalawang tanong. Alin sa sumusunod na salita ang nagpapakita ng pinakamababang antas ng damdamin? A. Damot, B. Ganid, C. Imbot, D. Sakim. Pakisulat muli kung ano ang tamang sagot sa chat box o kaya sa inyong papel. Marami na naman akong nakikitang tamang kasagutan. At ang tamang sagot ay A. Damot. Pangatlo, alin sa sumusunod na elemento ng tula ang tumutukoy sa pagpili at pagsasaayos ng mga salitang ilalapat sa tula? A. Kariktan, B. Simbolismo, C. Tayutay, D. Tugma. At ang tamang sagot ay A. Kariktan. Tama kayo. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa mga salitang may malalalim o hindi lantad na kahulugan? A. Eupemistikong pahayag, B. Pasalaysay na pahayag, C. Malayang pahayag, D. Matalinghagang pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot sa chat box. At ang tamang sagot ay letter D, matalinghagang pahayag. Panglimang katanungan. Kapag ikay itinanghal na girerong marangal, ako'y malulunod sa luha sa paggunita. Anong damdamin ang mahihinuha sa pahayag na nabanggit? A. Pag-asam, B. Pagkamuhi, C. Pagmamahal, D. Pagmamalasakit. At ang tamang sagot ay letter A. Pag-asam. Pang-anim na katanungan. Alin sa sumusunod na elemento ng tula ang pinakapuso ng tula? Sapagkat ito ang ipinahihiwatig ng may akda. A. Kaligtan, B. Simbolismo, C. Talinghaga, D. Tugma.
Pakisulat kung anong titik o letra ang tamang sagot sa chat box. At ang tamang sagot ay talinghaga. So, marami ang nakakuha. Nangangahulugang kayo ay nakinig mabuti. Pangpito. Munting mandirigma. Sinong anito sa iyo'y nananahan? Kaninong mapagpalang kamay ang sa aking dibdib dumadantay? Batay sa pahayag, saan inihahalin tulad ng ina ang kanyang supling? A. Sa isang puon? B. Sa isang kayamanan? C. Sa isang bisero? D. Sa kanyang ama? Ano ang inyong sagot? Pakisulat sa chat box. Ang tamang sagot ay sa isang puon. Magaling! Pangwalong katanungan. Alin sa mga salitang may salungguhit sa sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng pinakamasidhi o pinakamatinding damdamin sa kahulugan nito? A. Dinig ko ang hikbi ng bata sa harap nang hindi siya bilhan ng laruang gusto niya. B. Ang iyak ng aking ina nang mawala ang aming aso ay tunay na nakakalungkot. C. Ang ngoy-ngoy ni Jana ay kakikitaan ng sakit sapagkat siya ay nahiwa ng kutsilyo. D. Hindi mapigilan ng pamilya ang paghagulgol ng pumanaw ang haligi ng kanilang tahanan. So isip-isip, alin sa mga salitang may sarungguhit ang nagpapakita ng pinakamasidhi o pinakamatinding damdamin sa kahulugan nito? At ang tamang sagot ay letter D. Hindi mapigilan ng pamilya ang paghagulgol ng pumanaw ang haligi ng kanilang tahanan. Magaling! Pangsyam. Paano nakakatulong ang mga tula sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng kultura mula sa lugar na pinanggalingan nito? A. Naipapakita nito ang imahinasyon ng may akda? B. Nasusukat nito ang katalinuhan ng may akda? C. Tumutulong itong buksa ng isip ng mga mambabasa. D. Nagiging medium ito upang maipakita ang kulturang inihabi sa pagiging malikhain ng may akda. Ano ang inyong sagot? A, B, C, or D? Tama! Ang sagot ay letter D. Nagiging medium ito upang maipakita ang kulturang inihabi sa pagiging malikhain ng may akda. At pansampung katanungan, ang puoy di marapat pagnakawan. Sa'yo'y wala siyang masamang pangyamban. Ika'y pinaliguan at dinamitan ng kagandahan. Ano ang ipinapahiwatig sa pahayag na ito? A. Huwag magnanakaw kahit kanino? B. Magpasalamat sa may kapal sapagkat siya'y pinagpala. C. Alagaan ang mga taong nagbibigay ng pagmamalasakit sa kanya. D. Magpasalamat sa ina sapagkat siya ang nagluwal sa kanya sa mundong ito. Ano kaya ang tamang sagot? O alin kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter B. Magpasalamat sa may kapal sapagkat siya'y pinagpala. Mahusay kayong lahat. Meron ba kayong mga katanungan? O gustong liwanagin? Kung wala na, narito ang inyong takdang aralin. Kompletuhin ang tula sa pamamagitan ng paglalagay ng matatalinghagang pananalita at simbolismo. Bigyan din ito ng sariling pamagat. Basahin ko lang ang dalawang saknong. Sa aming isa kang blank na may dalang ligaya, ika'y tuwi ng bukas palad sa iba. Ang iyong gawin hindi blank, kaya't kami humahalik sa iyong paa. Sa aming isa kang blank na laging sandata, di blank sa hampas ng pala. Dito'y nasisilip maningning na blank, kaya't kami humahalik sa iyong paa. Muli, lalagyan niyo siya ng matatalinghagang pananalita at simbolismo.
Binabati ko kayo sa aktibo at mahusay ninyong pakikilahok. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat at muli, ako si Ginang Cynthia Paguela, guro sa SEPNAS. Magandang hapon! Hey Philippines, hello Region 1, aloha sa Carlinian learners, airing live from the Manila capital of the Philippines, San Carlos City, you're tuning into CCN Broadcast Center, a virtual home of every SBOSCC learner, where passion is the key, learning paves the way, with our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center, a virtual home of every SBOSCC learner.